Sa isang mundo na walang katiyakan ang pagbabago, lahat sinusubok sa hamon ng panahon. Ano nga ba ang laban natin kung ang kalaban ay biglaan ang pagdating? Ngunit sadyang likas na sa atin ang maging matatag sa anumang pagsubok, lalo na ang nakasalalay ay ang mga kabataan. Dito, napatunayan ang bayanihan ng aming paaralan, ang Paliparan National High School. Napakalaking tulong ang DepEd Order No. 35, Series of 2016, ang tinatawag na Learning Action Set sa pagpapaunlad ng mga estratehiya ng pagtuturo para mapabilis ngunit makabuluhang maihatid ang mga bagong kaalaman para sa kabataan. Isa sa mga best practices ng Paliparan National High School ay ang departmentalized lock sessions na kung saan ang bawat asignatura o departamento ay magkakaroon ng lock session every quarter. Ang layunin nito ay mapagtuunan at matugunan ang pangangailangan ng bawat asignatura. Ang bawat paksa na tatalakayin ay nakaugnay sa resulta ng ISA and Individual Development Plan ng mga guro, hinimay at pinag-aralan, katulong ang school head, head teachers, and master teachers. Bakit po naging mahalaga ang lock sessions sa panahon ng pandemya? Sa panahon ng pandemya, yun yung time na mas nangailangan ng teachers ng dagdag na kaalaman dahil bigla na bago yung platform. Kaya yung mas maliit na grupo sa lock session, yun ang tumugon doon sa mga pangangailangan. Ipinagmamalaki din ng Paliparan National High School ang pagbabahagi ng mga makabagong kaalaman sa ibang paaralan. Malugod na tinatanggap ang mga paanyaya ng mga kalapit eskwelahan para lalong mapalaganap ang mga estratehiyang natutunan. Sa dinamika ng ating mga lock sessions, ano kaya yung sa palagay mong magbigay ng malaking impact sa aming mga estudyante? Yung lock session po namin sa Science Department, kami kamagat po na developing higher order thinking skills, sir. Actually po dito po yung mga estudyante po, nakita ko po kung paano mo yung nagbago sa paano po sila mag-isip, nung naturo ko po sila maging critical thinkers, naging relevant po sa kanilang experiences yung mga sagot po nila, at the same time po, napaparticipate po sila actively sa aking pong class. Naibahagi mo ba ito, sir, sa ating mga karamihan school? Ay, opo, sir. Actually po, i-integrate ko po lagi dun sa akin po na kailangan po nila may higher order thinking skills sa mga strategies na activities na ibinibigay po nila sa mga estudyante. Dahil nga po sa impact nito, para maging meaningful learners po yung mga mag-aaral po natin. At magtutulungan din po sila maging lifelong learners po. Quite challenging, pero pag nagawa po nila ito, mas magiging relevant po ito sa experiences ng mga bata. Wala nang hihigit pa kung ang naging bunga ay napakinabangan at pinahalagahan ng aming pinaglilingkuran. Ang kinatawan ng PTA at magulang na din, ano po kaya ang naging magandang dulot ng lock sessions sa inyong mga anak? Sa akin po, I consider it positive and negative. Positive kasi sabi ko dahil pwedeng safety yung mga attendees dahil health protocol ang pag-uusapan, continue sila. So we are safe. Safe sila doon sa kung anong man pag-uusap, anong man yung nilalayon noong seminar o yung ano na yon, proyekto na yon. Ang negative doon dahil pwedeng napipilit lang na baka natatawag nito, naiiwan, nalilip out yung totoo talagang may kailangan. Kasi minsan may mga tao, kapag nagra-random tayo, minsan sa decision lang natin, hindi sa decision talaga ng need
o pangangailangan ng mag-a-attend. Yun yung isang negative sa akin reaction. Based on my experience nga sa apo ko, sa mga miyembro ko sa church, sa mga anak nila, yun po yung tingin ko na magiging mas kailangan pagtuunan ng reaction or karagdagan pang proseso. Eh, sir, doon sa ano, doon sa palagay niyo po, sa sarili niyong pananaw, ano po ang magiging magandang epekto nito kung let bibigyan natin ng solusyon yung negative side, ano kaya yung magiging magandang solusyon nito doon sa mga anak po natin? Although mahirap pa rin ngayon, pero dapat may tawag nito, may palagian konsultasyon na dapat ibigyan ng oras at panahon para talaga maabot o maituro kung ano nga ba talaga yung layunin. Kasi ang dami nating tatakbuhin pa. Up to now, ang dami pa rin katanungan ng mga magulang. Pero sir, para sa paningin niyo naman, kapag na-adapt dito, ay magkakaroon ka ng magandang resulta? Oo. Sa totoo lang, kasi nga, as a stakeholder nga sa parent, napakalaking advantage kung nakakalabit at naaabot natin yung mga magulang. Napakalaking advantage. Yung kahit, of course, yung madami tayong pwede magiging kaparaanan, lifting, para lang maiano natin yung poster, yung tarpaulin, para lang mabilis natin mapaabot ang ating pong nais para matagumpay tayo. Patuloy na magpapakatatag. Patuloy na lalaban. Yan ang aming sinumpaan. Para sa bata, para sa bayan.